padikit yung isang barko sa amin, guys. Magdo-double banking sila sa amin. Ayan. Normally sa dry dock, ito yung pinakaunang procedure ang ginagawa nila sa atin. I-attract muna tayo nila sa puerto habang naghihintay kung bakante na yung ano, yung dockyard nila. So dito sinisit up na nila yung mga gamit na kailangan, o kaya ginagawa na nila yung mga ibang gawain na pwede magawa habang naka-floating pa tayo. Normally ang maginagawa nila dito habang naka-floating tayo ay magsisit up lang sila ng mga ano, da yung staging at saka yung mga kung ano yung magawa doon sa cargo holds at saka doon sa ano, sa main engine. Tinatrabaho na nila yan habang naka-floatings pa tayo. So nandito kayo, nandito tayo ngayon sa shipyard, guys. So nakikita niyo, nakaano tayo, naka-draka tayo dito. Yes. So may isang barko na padikit sa amin. So magano siya alongside sa amin. Double banking. Sa time na to, wala nang makina yung barko na dumikit sa amin. Tinutulak na lang niya ng ano, ng tugboat. Kasi yung main engine niya ay naka-disable na yan from anchorage to ano, ship to ship. So tinutulak na lang ng dalawang tugboats yan. Matindi din yung mga ano dito, guys, sa dry dock na to, yung mga piloto gagaling. Ang bibilis magpapatraka ng barko. Piloto, guys, at saka si kapitan sa kabilang barko. Malapad yung barko nila, guys, sa amin. Mas malaki-laki. Malagay ko mga 37 yata yung lapad itong barko na to. Yung bubble na nakikita nyo dyan sa kupan niya, sa ano yan, tagbot. Yung humihila sa kanya at saka nagtutulak na ano, tagbot sa kupa. So yun lang, guys. Pasilip lang sa inyo kung paano ginawa yung ship to ship o double banking ng kabilang barko papunta sa amin. Thank you very much, guys, and don't forget to subscribe and follow our Facebook page, Captain JBA.